Hello po sa inyong lahat dyan, mga kamamsi ko. Welcome back again dito sa ating channel. At narito na naman po tayo, mag-share na naman po tayo ng kunting kaalaman na pwede po natin gamitin sa ating mga pang-araw-araw or sa ating mga pangangailangan din po, mga mamsi. Kung tayo po ay parang nabibigatan na sa ating buhay, pwede po natin gamitin ang mga kunting mga bagay na ito, mga mamsi, ang mga remedies na pwede natin gawin sa ating tahanan. Ito po ang ating gagawin ngayon, mga mamsi. Ito po ay para sa ating pangpaligo, mga mamsi. Dahil minsan kapag tayo po ay lumalakad at hindi natin alam kung anong lugar ang ating pinupuntahan, mayroon po yung minsan, mga mamsi, na dumidikit sa atin ng mga negative energy kahit na sa mga tao o sa ating mga kakilala na ating kinakausap, hindi natin alam ang mga bad energy na dala nila sa atin. Kung kaya, mga mamsi, kung kayo po ay nakarelate sa ating mga sinasabi dito, mga mamsi, kailangan po natin gawin ito. Dito sa ating gagawing mga pampaligong ito, mga mamsi, isa dito ang ating kailangan ay ang ating lemongrass, mga mamsi. Ang lemongrass na ito, mga mamsi, ay pinapaniwalaan na ito po ay nag-aalis ng mga negatibo din po, mga mamsi. Hindi lamang po ito na pwede nating gawing tea, mga mamsi. Kung hindi, ito rin po ay remedies na pwede nating gawin na upang alisin ang mga bad energy or mga kamalasan or kabigatan sa ating katawan or sa ating buhay. Dahil ito pong mga halamang ito, mga mamsi, ay nagbibigay din po ito or naghahatak din po ito ng swerte at kasaganaan sa ating buhay. Kung atin lang pong gawin ng maayos. At kung halimbawa may nalalaman kayo, mga mamsi, pwede niyo po itong gawin sa inyong sarili. Pero kung hindi kayo naniniwala, mga mamsi, wala pong mangyayari sa atin dahil po, siyempre, ang lahat ng ating ginagawang ito ay tatalab lamang ito kapag tayo po ay naniniwala. Pero kung kayo po ay mayroong hindi naniniwala sa ating mga ginagawang ito, yan din po ay wala pong mangyayari sa atin, mga mamsi. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo ang ating kailangan dito, mga mamsi, nangati na naman ang ilong ko. Ang kailangan lamang po natin dito, mga mamsi, unang-una, siyempre, ang ating tanglad or lemongrass, mga mamsi. Pagkatapos nito, ang ating gagawin dito ay hugasan po natin ito upang maalis na siyempre yung mga alikabok sa ating pinagkukunan nito, mga mamsi. Kumuha lamang po kayo ng 7 or 8 piraso na dahon niya, mga mamsi. Yan po ang ating kailangan. At pagkatapos nito, mga mamsi, ay hugasan na nga po natin siya at kailangan natin ang ating kasirula na malinis. Yung malinis na malinis, mga mamsi, at yung walang itim-itim sa kanyang gilid-gilid. At pagkatapos ay pagbuhulin po natin ito siya, mga mamsi, itali po natin siya ng maayos. Parang pangsinabawan lang, mga mamsi. Ganito na po siya, mga mamsi. At pagkatapos nito, mga mamsi, ay yun na nga po, kailangan natin ng kasirula. At ang kasirula naman natin ay lagyan po natin siya ng tubig. Tubig ng 1 liter, mga mamsi, ang dami ng tubig. At pagkatapos ay, siyempre, pakuluan po natin ito siya, mga mamsi. Hindi ko nga lang po maipakita sa inyo kung paano natin gawin, pero sasabihin ko na lamang po sa inyo dahil alam po natin, siyempre, mabilis lamang po itong ninyong maintindihan, mga mamsi. Pakuluan po natin ito siya sa ating tubig na 1 liter. At pagkatapos nito, mga mamsi, ay ang kailangan din po natin dito, mga mamsi, ay asin, mga mamsi. Kailangan din po natin siya ng asin na ganito kadami, mga mamsi. 1 pudyot lamang po na asin para, mga mamsi, dahil alam nyo na po ang kapangyarihan ng ating asin. Ito po ay nagtatanggal ng mga negatibo sa ating buhay. At pagkatapos, mga mamsi, pagsamahin na nga po natin yung asin at ang ating lemongrass doon sa ating kasirula.
at pakuluan po natin ito mga mamsi. At pag nakita mo mga 5 minutes or 3 minutes na ang pagkulo niya, ay tanggalin nyo na po ito mga mamsi. At pagkatapos ay palamigin nyo po ito or kaya haluan nyo po siya ng mga kalahating litro ulit na tubig mga mamsi para mabilis siyang lumamig. At gamitin nyo po ito ng pangbanlaw. Maligo muna kayo ng maligo muna kayo, magsabon, magshampoo at pagkatapos ito na po yung pangbanlaw niya mga mamsi. At doon po sa inyong pangbanlaw na yon mga mamsi, pagbanlaw, yung tubig doon sa kasirula hindi niyo po pwedeng gamitan ng inyong tabo mga mamsi. Kailangan gamitin niyo po ang inyong dalawang kamay sa pagkuha ng tubig at ibuhos dito sa ating mga ulo. At ipunas sa ating mga mukha dahil ito rin po mga mamsi ay pinapaniwalaan na nililinisin niya ang buong ating aura kung anuman ang mga sinasabi na mga nakadikit na mga bad energy, yan po ay kanyang aalisin sa pamamagitan nitong ating pinaghahalo ng asin at ng ating lemongrass mga mamsi. At ito po rin po, kung kayo po ay nasa business mga mamsi, pwede po kayong gumamit nito katulad ng sinasabi ko habang naliligo kayo. Gawin nyo po ito, isipin nyo po ang habang nagbubuhos kayo, kinukuha niyo po ang tubig sa inyong mga kamay, binuhos ninyo sa inyong katawan, kayo na po ang bahala mga mamsi, ang mahalaga ay yun po ang inyong pangbanlaw. Pero hindi nyo po pwedeng hawakan yung dalawang kasirula at ibuhos ng ganito mga mamsi. Hindi pwede, katulad ng sinasabi ko, kamay ang ating gagamitin upang ibuhos sa ating katawan. At pagkatapos nyo mga mamsi, ang ating pagpaligo niyan mga mamsi sa umaga, kahit anong araw po mga mamsi, ang mahalaga ay hindi pa po dumating yung sikat ng araw. At pagkatapos, dalawang bisis po yun sa isang araw natin gawin mga mamsi at sunod-sunod sa hanggang sa tatlong araw po mga mamsi. Gawin po natin yan kung gusto nyo pong gumaan ang inyong buhay. At siyempre mga mamsi, pansinin nyo ang mangyayari kapag ka nagawa nyo po ito ng kompleto. Katulad ng sinasabi natin, dalawang bisis sa isang araw bago sumikat ang araw mga mamsi sa umaga. At bago dumilim naman sa hapon mga mamsi, mga 5:30 maligo kayo sa hapon, 5:30 naman ulit sa umaga siguro kung hindi pa sumikat ng araw. Kung hindi naman mga mamsi, ay aga-ahagahan nyo pa po mga mamsi. Basta't ang mahalaga ay hindi pa po sumikat ang araw at sa hapon naman ay bago lumubog ang araw. At yan po ang gawin ninyo sa loob ng tatlong araw mga mamsi. At ang inyong gagawin mga mamsi, gumawa po kayo ng bago sa tatlong araw na yan. Kailangan po mga mamsi na bago palagi ang ating gagamitin dahil yan po ay pinapaniwalaan natin na kapag ka ating ginawa ito sa araw-araw mga mamsi, ito po ay siyempre isang bagay na rin po ito na sacrifice para sa atin. Pero siyempre magbibenefits po tayo nito ng kagandahan mga mamsi. Maganda ang darating sa atin, tinitiyak ko yan sa inyo, kaya subukan nyo na po itong remedies na ito sa ating bahay lamang. At ang pagpaligo po pala mga mamsi ay hindi po tayo pwedeng maligo nito sa loob ng ating banyo na doon po tayo nagpupupo mga mamsi. Hindi po pwede doon dahil yan po ay bawal. Kailangan kapag ka magbanlaw ka nito mga mamsi sa likod, doon na sa loob din po ng inyong bahay or kung meron po kayong palikuran na pwede nyong gamitin at wala namang mga lugar na yung pinupupuan doon mga mamsi, pwede po kayong gumamit niyan at pwede nyo po itong gamitin doon mga mamsi. Sa labas na inyong bahay, yung walang pinupupuan at kahit sa loob ng inyong bahay, basta't wala yung CR doon mga mamsi. Yun po ang mahalaga dito sa ating gagawin ito. At pagkatapos lahat ng intention mo mga mamsi ay isipin mo yan mga mamsi habang binubuhos mo yan sa inyong katawan na gamit ang kamay. Kung naintindihan nyo mga mamsi, mas maganda. Pero kung hindi pa po ninyo mag-gets yung aking mga sinasabi, pwede nyo pong i-comment kung paano gawin at magre-reply po ako mga mamsi. I-explain natin kung paano. Pero siyempre sa baba mga mamsi, meron po akong ilalagay dyan ang mga explanation dito upang hindi na po kayo mahirapan. Kung gusto nyo pong i-try
At maraming salamat sa inyong lahat mga mamsi. Sana po ay nagustuhan niyo ang video ito. At please like, share, and subscribe. Ito po si Vince April. Nagpapasalamat at God bless po sa inyong lahat.